Rikibis, welcome back to my YouTube channel. And if you are new to my channel and gusto mo mababilang sa grupong Rikibis, all you have to do is subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below for being notified if I had a new vlog. Support me on my social media account there. So yun guys, ngayon istuturuan ko kayo kung paano nga ba alisin ang watermark sa ating KineMaster. Kasi parang feeling ko bilang small YouTuber, marami nakaka-experience ng may watermark sa taas. So, yun nga no. Ngayon, istuturo ko sa inyo ng free. Kasi ayon sa KineMaster, matatanggal mo lang ang watermark nila kung magbabayad ka monthly or yearly ng, hindi ko alam kung magkano yun. Ito yun. So, di ba, hassle sa atin bilang small YouTuber, hindi pa nga tayo kumikita ng pera dito sa YouTube. Kayo pang magbabayad. So, ito ay hindi illegal, it's legal. Kasi sa video na to, or yung kung paano siya i-download, is wala tayong gagamiting application, website kung saan doon tatanggalin yung watermark, walang ganun. Kaya legal itong gagawin natin, guys. Ito ang pinaka madaling paraan para matanggal ang watermark sa iOS or kahit anong iPhone unit. So, yun nga guys, umpisa na natin to. Wala na magpaligoy-ligoy pa and let's go, biro, biro. Hello, Rikibis. So, yun nga, natatanggalin natin ngayon yung ating watermark sa ating KineMaster video. So, first, pupunta tayo ng KineMaster. I-click natin ngayon ng plus or kapag gumawa tayo ng video, punta tayo dito sa 1690 or depende sa inyo kung anong ratio ang gusto ninyo. 1690. So, kapag gagawa kayo ng video, punta kayo sa media. Go to all. So, kung anong gusto ninyo yung video, kunyari, gusto ko lang ito. Yan. Go to the beginning of the video. Kung tapos isang i-edit, take note guys, kapag mag-edit tayo ng isang video, portrait man siya or landscape, dapat yung pinakamalaki na hindi kasama to. Bali, ito yung video, malayo-layo siya dito sa watermark para pwede natin siyang i-crop na lang pa ganyan. So, yun. Pupunta tayo ngayon sa, okay, tapos na natin yung i-edit. Oh, yun. Tapos, punta tayo sa publish. Doon natin siya ipapublish. O, example lang naman. Sorry guys, sulta yung internet. Skip lang natin. Hindi ba mabilis? Depende sa inyo kung anong-ano ha. Kung malino. 1080 bpph. So, ang gusto nyo ang gawin. So, pupunta tayo ngayon sa ating photo. Kung may kita natin ngayon is meron na dito. Ayan. Medyo malabo kasi siyempre 360. Ayan. Punta tayo ngayon sa edit. So, dito sa nakikita nyo sa iPhone sa edit ng video, is pwede mo siyang i-trim. Trim mo siya. Pero depende sa yan. Go. Pupunta tayo dito sa crop. Crop sign. Para matanggal yung file mas complete sa video natin.
So ayun nga guys, I hope you enjoy my video. Kung gusto mo pa na mga tutorial na ganito, and all you have to do is subscribe to my YouTube channel and panoorin mo na rin yung mga nakaraan at susunod kong video. Thank you. God bless Ricky Bees. Bye!